es para posar yo. Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my channel. So for today's video po is bibigyan natin ng pagkakataon at pakinggan natin yung mga kababayan natin, yung mga OFW na nagtrabaho dito sa ibang bansa, na magbigay ng mensahe sa mga gustong magtrabaho dito sa abroad. Ayan, pakinggan po natin. At bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako sa nag-subscribe at sumusuporta po sa YouTube channel ko. At sana po ay hindi po kayo magsasawang manood ng mga video ko at hindi po kayo magsasawa na sumuporta sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. Ayan. Hi Ate Jaria, good evening, good evening. Sa iyong pangalawang invitation mo sa akin sa about tungkol sa pag-abroad, opinion pag-abroad ay ito. Una, suriin maigi ang agency, accreditation ng agency. Kung ito ay accredited ba sa POA, mag-medical para fit to work. Ayan. Siguraduhin ang kontrata, manghingi ng kopya ng kontrata. Alamin ang employer ang destinasyon. Ayan. Alamin ang employer kung anong employer mo. Maarabo ba o anong klaseng nationality at destinasyon ng iyong pupuntahan. Ayan. Sumunod sa batas kung saan bansa ka mapunta. Ayan. Dahil po kung saan man tayo mapunta, kung saan man tayo mag-abroad, sumunod po tayo sa mga batas nila dahil po tayo ay dayuhan lamang. Alamin ang embassy hotline. Ayan. Kung maaari, kung mayroon kayong mga dapat maging idealistic dahil in case of emergency, kung anong mga sakuna, mayroon tayong mapupuntahan. Ayan. At huwag kalang huling-huli sa lahat, guys. Huwag talikuran ng pamilya dahil sila po ang pamilya, dahil sila po ang dahilan kung bakit kayo, kung bakit tayo napunta dito sa abroad. Kaya marami sa atin, guys, nakapunta lang abroad, tinalikuran ng kanilang pamilya. Ayan, guys, maraming salamat. Sana po ay pagbigay po ako ng konting mensahe sa inyong lahat. At mabuhay po ang Jaria TV. At guys, samantalahin ko na rin po ang aking Gatsky TV. Kung sino pa hindi pa nakapag-subscribe, please click subscribe Gatsky TV. Ayan guys, makikita ko ang mga bakas nyo. Ayan, mabuhay po kayong lahat. Assalamualaikum Dai, welcome to your YouTube channel. Ang mapapayo ko lang sa mga gustong mag-abroad ay laban lang para sa pamilya at para sa pangarap. Yun lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatiran kong Muslim. No? Ang question on answer ngayon ay ano nga bang dapat gawin, isa sa mga dapat gawin ng mga OFW o yung mga baguhan yung mag-a-apply pa lang na maging OFW sa ibang bansa. Para sa akin, no, yung karanasan ko dito, no, ang kailangan lang sa lalo-lalo sa mga baguhan, yung nagpaplano pa lang na mga ibang bansa, no, kailangan lang yung gawin ay buo ang inyong puso, no, malakas ang inyong pangangatawan, at higit sa lahat yung mahabang yung pasinsya, no, ang yung pasinsya kailan habaan. Kasi dito, lalong-lalo na dito sa Middle East, marami kayong ma-encounter na mga hindi niyo magugustuhan. Kaya dapat talagang mahaba ang iyong pasinsya na aabot ng 2 taon hanggang sa matapos ninyong kontrata.
Hindi naman din lahat nakakaranas ng magandang kalagayan dito sa Middle East. Yung iba, marami ang mga naaabuso din dito. Marami din naman ang nakakaranas din ng kagandahan ng kalagayan dito. No. So, yun lang. Ulitin ko. Buo ang puso mo. Mahal mo ang iyong trabaho. At pagtitiwala sa nag-iisang tagapaglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala. No. Kailangan lahat ng bagay na mangyayari sa atin ay kailangan ay kailangan natin ay ihingi ng tawad sa tagapaglikha. Lahat ng bagay na hindi pa natin nakamtan, ihingi natin ng iduwa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng bagay kapag tayo pupunta dito sa ibang bansa, wala tayong ibang sasandalan kundi ang nag-iisang tagapaglikha lamang. So, ang may papayo ko lang din ulit ay ang buo ang puso, malakas ang iyong pangatawan, at mahaba ang pasinsya. No? Kailangan, yun talaga ang pinaka-importante. Yung may pananalig ka sa taas, buo ang iyong puso, mahaba ang pasinsya. So, yun lang guys. Inshallah ay magagawa ito ng mga baguhan. Paplano pa lang mag-a-apply. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hello po. Payo ko lang po sa mga gusto diyang mag-abroad or nagbabalak po papunta dito sa abroad. Kailangan po malakas at matibay inyong kalooban. Kailangan po natin maging madiskarte din tayo dito. Tsaka huwag po tayong tatanga-tanga. Kailangan maging alerto tayo lagi kasi pag first timer ka dito, susubukan ka ng amo mo. Titingnan nila kung hanggang saan kakayanan mo. At saka minsan, papainan ka pa rin ng mga yan. Kaya kailangan talaga maging alerto ka. At saka maging honest ka sa kanila. Kung may problema ka man, at kung ano man, magsabi ka lang sa amo mo. Para maging okay. Yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat ng mga gustong mag-abroad, ang sarap isipin yung hindi pa tayo nakakapunta dito, yung mga first timer pa. Sabi natin, oh, ganito, ganito ang gusto ko. Sana makapag nakaalis ako. Ganito, ganito. Lahat ng gusto mo. Pero, gaya ng sabi ng kararami, pag nag-abroad ka, isipin mo na yung kabilang paa mo nasa hukay na, nasa libingan na. Dahil di mo malalaman kung ano ang kahinatnan mo dito sa abroad. Kasi kung wala kang pasensya dito sa abroad, nako, mapapaaway ka. Pakikisamahan mo talaga kapag may kasamahan ka sa bahay, yung mga ibang lahi, ibang kultura. Yung hindi mo nagawa doon sa Pilipinas, dapat gawin mo dito kapag nasa abroad ka na. At saka, pagbabae, kung ako anak ko, o kaya asawa ko, ayoko pag-abroad din. Kawawa. Di bali na paglalaki. Pero pagbabae, kawawa talaga. Abuso. Kapag napunta sa amo na hindi maganda,
abuso sa anak, abuso sa nanay, abuso sa tatay. Wala na. Kaya yung karamihan mababalitaan na natin sa Facebook kung saan-saan na nagpakamatay. Yun lang masasabi ko. Kapag anak niyo babae, naku, isipin niyo na lang ang kahinatnan niya dito kapag napunta dito sa abroad. Pag lalaki, walang problema. Masalam. Yun lang masasabi ko. Hello mga kapatid. Sa may mga nagpaplanong mag-abroad, magbaon kayo ng sipag, tiyaga at determinasyon. At higit sa lahat, tibayan nyo yung loob nyo. Kasi, for example, magkasakit kayo, kayo lang din ang gagawin sa sarili nyo. Dapat, huwag magtiwala alatul sa kasama nyo. Kasi, yung kasama nyo, suppose, ngayon, iba na eh. Yung mga kasama nyo yung magpapahamak sa inyo. So, kailangan gamitin din yung utak at saka tibayan mo yung loob mo. Kasi mahirap ang homes dito. Lalo lang yung mga, may mga pamilya. Okay lang yung sa mga single. Kasi kaya naman nila. Pero yung may mga pamilya na may mga anak, mahirap. Mahirap. Marami na akong kilalang grabe yung homesick nila dito. Kaya, pag nagplano kayong mag-abroad, planuhin lahat yung dapat pulido, yung sabihin niya sa sarili niyo, kaya ko, kahit anong mangyari, kakayanin ko. Okay, bye, thank you. Hello, kumusta mga kabayan? Para sa mga babalak dyan, ang magpaplano na mag-abroad, ito ang mga tips o hakbang na dapat niyong gawin at isa lang alang. Una, handa ka bang malayo sa pamilya mo? Pangalawa, handa ka ba sa lahat na posibleng mangyari sa'yo dito sa ibang bansa? Pangatlo, maging matatag at matibay sa lahat ng pagsubok na darating. At pangapat, laging manalangin na ibigyan kayo ng proteksyon at gabay ng Panginoong Diyos. Salamat. Hello guys! Welcome back to di pala aking channel, Jaya TV. Salamat sa patuloy na pag-subscribe nyo guys sa channel ng aking friend, Jaya TV. Ang aking maipayo sa mga nagbabalak nag-abroad is lami ang mag-abroad guys. Lami, lamig sudan diri. Lami o kuan, na aircon, na pa electric pan, charot. Tapos ini ka magtrabaho, rampids guys, pwede ka mag-short. Oh, ngani. Layo ra lang sa pamilya. So, pero wala akong ma-i-advise sa mga nagtatrabaho sa mga Arabic family ha. Kay direct hired ako dito guys. Wala akong alam sa mga nasa agency, kung anong mga ano nila. Hindi ko rin alam yung mga naka-uniform kasi wala naman yan dito sa amin. British ang amo ko guys, caregiver ako dito. Pero ngayon, ginawa nila akong admin sa opisina ng amo ko. May sarili na silang kumpanya. Hindato na sila guys. Salamat! Yun na yun, or yun lang yung ano ko, maipayo ko. Hindi ko alam kung ano ipapayo ko. Basta, isa lang ang masasabi ko. Hugtiin yung bakos kung mag-abroad mo. Charot! Bye! Assalamualaikum, kapayapaan po sa ating lahat. Magandang araw o gabi sa ating lahat. Saan mang panig po dito sa mundo. Opinion ko po bilang isang OFW sa tanong na ano ba ang pagiging OFW, lalo-lalo na po sa mga first-timer na sasabak po. Una-una po, bitbitin po natin yung pagtitiis natin kasi nandyan yung talagang unang-una yan. Pagdating po natin dito, kalikip yung mahuhumsik tayo sa ating pamilya.
At isipin po natin na trabaho po yung ating pinuntahan dito. Kasabay dito po, huwag nating asahan na pagpupunta po tayo dito ay napakaganda yung ating kalagayan. Kasi lingit sa kalaman ng karamihan, may mga hindi rin talaga nagtutupad ang mga kontrata dito. Sabihin natin na nagiging mahirap ang kalagayan maging sa sahod o sa sitwasyon. Kaya po, pag-isipan po ng mabuti at maging handa po sa lahat ng pagsubok pag nandito po kayo. Iwasan po natin yung mga bagay na alam natin na makakapahamak sa atin. Kasabay dito po yung ating pagdarasal. Pagtitiwala sa Diyos. Hindi po lahat ng mapasukan nating mga kumpanya ay masasabi nating yun nga, sumusunod. Napakahirap po. Kahit ano pong position pa yan. Lalong-lalo na po sa mga unskilled. So, yun lamang po ang masasabi ko. Kaya naway pagpalain po tayo. Sige. Hi, hello mga guys. Mayong hapon dere sa Saudi Riyad. Arabia, Riyad, or sa Pilipinas. Mayong gabi sa tanan. Kami, OFW, ang ako lang ikasulti sa inyo mga guys, kita dire sa abroad, o sa gustong mo abroad, handa natin ang sarili natin, ay nagtagalog na naman, na okay lang. Kinahanglan, mo abroad ta, handa na totong kagulingon, na taas ang pasensya, ang sa mga trabaho, laban lang, daro dito, daro diri, kay Warta. Para sa atong pamilya, parta man atong kinahanglan, para sa mga anak, o kailangan dili ta magsakit-sakit kung sakit ala trabaho kay sildado man ta diri sa kuan ibang bansa. Mora na ako ni kasulti guys og magampo ta og ligon na dili ta madaog mapildi sa mga pagsulay. Daghang salamat. Hi guys. Ryan magpatok. May tanong kasi si Jarya TV. Ano ang maipapayo mo sa gustong mag-abroad? Para sa akin, ang maipapayo ko sa gustong mag-abroad, mag-abroad kayo kasi masarap ang buhay dito. Sa loob ng bahay, may AC, aircon. Tapos, pagkatapos ng trabaho, mag-vlog. Sarap ng buhay dito sa abroad. Oh, no. Lalo na pag yung amo nyo ay mabait. Yun lang kung amo nyo ay hindi mabait. Yun lang ang nakaibahan sa nag-abroad. Para din makatulong kayo sa pamilya ninyo. Kaya kami nag-abroad para makatulong kami sa pamilya namin. At yan lang po. Ryan magpatok. Please subscribe my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sister Jaria at sa lahat. Ang masasabi ko lang sa mga kababayan nating gusto mag-abroad, naway pagkaluban sila ng mabuting amo, inshallah ya Rab. At una sa lahat, ang isang OFW na kagaya natin o namin, kailangan magiging masinop sa pera. Para pag-uwi, mayroon silang pera. Hindi yung bigay doon, bigay dito, hanggang sa maubusan na ng pera. Mabilis lang ang panahon. 2 taon, napakabilis lang. Kung hindi tayo maging masinop, wala tayong maipon. Oo, andun na tayo, kailangan ng pamilya. Ngunit isipin natin ang ating sarili dito. Tayo ang nagtatrabaho, tayo ang nagpapakahirap. Dapat mag-ipon tayo sa sarili din natin. Hello guys, what's up? It's me again, Don Kicks. At saka yung sa request ni Ate Jaria regarding sa anong may papayo or masasabi ko sa mga mag-abroad like me, mag-OFW. Well, masasabi ko lang is lakasan nyo yung loob nyo. Labanan nyo yung
lungkot na naranasan nyo pag andito na kayo. At saka yan, you have to be well prepared mentally and physically dito sa ibang bansa. Otherwise, kakainin kayo ng lungkot at saka ayaw nating maging mahina ang isang OFW katulad ko. And sa lahat ng mga OFW, mabuhay ang lahat ng mga OFW. At saka kahit nasa pandemya tayo ngayon, pero sige, laban lang. So, ayun, Ate Jaria, hope makatulong to sa mga pupunta dito sa ibang bansa or sa ampanig man ng bansa. And good luck sa mga pupunta sa ibang bansa ng mga OFW kagaya ko. But as of now, na hindi pa totally maayos, and hopefully maayos din to. Ingat-ingat lang kayo, and then God bless po sa lahat. And this is for you, Ate Jaria. And God bless all. Mabuhay, tropang malupet. Team Palanga. Kasulti sa mga gusto mo abroad, madam. Ako may kasulti sa gusto mga abroad, nang kuan lang. Ang isa diha, Pailob. Eh, kabalo ba ako? Wala ka ka, kuan ko, unsay mo maamo. Tapos pasensya. Kasi nga nga sitwasyon. Usahay ganyan, uban, wala kaon. May ganyan may diri, kahit 3 times a day, makakaon mo eh. Unsay sunan ni mo, madam? Fried rice, ani. Niya, unsa pa yung makasulti? Sige, kaya sige, tagmanok, matagpakpak. Makasulti lang, ha. Juan. Unsa na? Handag, makaamo mo, butan. Tapos, be safe lang. Ano lang? Ano po ba? Ano pa ba yung sasabihin ko na sabi na nila lahat, no? So, ang sa akin lang is, dasal lang talaga, wag lang talagang kalimutan magdasal. Tapos, yung mga pamilya mo na umalis ng bansa, umalis tayo ng bansa para sa pamilya natin, hindi yung sisirain at magdadagdag ng ibang pamilya na naman. Halo, oy. Alam naman natin na lahat tayo dito sa mundo is hindi talaga perfecto, no? Pero kung ang isang kasalanan is paulit-ulit natin ginagawa na yun, sinasadya na talaga yun, no? Lagi po nating tandaan na kahit sa ang sulok ng mundo tayo mapadpad, tandaan natin na babalik at babalik pa rin tayo, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensahe para sa ating bayaning OFW na nagtatrabaho abroad, kaibigan, kapamilya naming OFW. Dua ko palagi sa inyo o panalangin ko palagi sa inyo na sana bigyan kayo ng mabuti, malakas, malusog na pangangatawan upang ang inyong araw-araw na trabaho ay matagumpayan at ang inyong pangarap ay maisakatuparan at iwasan kayo sa mga sakit na lumaganap ngayon upang makauwi kayo sa inyong pamilya na may ngiti at mayakap sila ng mahigpit sa kabila ng pagod, pangulila na ilang taon ninyong hindi naranasan. Sa loob ng ilang taon na pagkakahiwalay at muli, saludo kami sa inyo, mga bayaning OFW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya bago natin gawin ang isang bagay, dapat natin pag-isipan ng marami talagang beses bago natin gawin. Dahil ang pagsisisi talaga ay hindi nandun lang palang sa bandang huli. Ayun talaga. So ayan, sana po nagustuhan niyo yung share kong video sa inyo ngayon. At sana po meron tayong natutunan sa video na share ko ngayon, no? Tapos, ingat po tayong lahat. And that's all for today po. Ayan, syukran. Thank you for watching. Bye!